Nakakatuwa po kasi naaprubahan na po no sa House Committee on Appropriations. Ito pong substitute bill na ito na magbibigay ng 1,000 para po sa lahat ng mga nakatatandang Pilipino. So yan po yung update natin ngayon. So ang kailangan po siguro nung pag-usapan natin mamaya, ano pa yung mga pwede natin gawin? So from now on po, libre po ang annual regular medical examination ng senior citizens na babayaran ni PhilHealth. Lahat na seniors ma-address yung issue ng primary health care. Of course, may importanteng bagay, yung maintenance medicine po, Ma'am Cheryl. Mm-hmm. Kailangan ng mga senior citizens. Mm-hmm. May budget po si DOH, yung mga provinces and cities and municipalities, may mga budget for maintenance medicine. So, ano bang balita ngayon? Balita ko, may magandang balita ngayong nangyayari sa Kongreso tungkol sa kasalukuyang social pension. Meron daw magandang balitang nahinog. Ah, opo. So, kung ano lang po yung kaunting background, mayroon pong 21 bills na naka-file po sa House of Representatives, no? So ito po mga bills na to, magkakaiba man yung kanilang mga features, mayroong mga bills na pareho pa rin yung amount pero para sa lahat ng nakatatanda, same 500 pesos. Mayroon naman po mga nag-propose na gawing itong 1,000 at para pa rin sa mga mahihirap. Mayroon din naman pong ilan na nag-propose na dagdagan din yung halaga, gawing 1,000 pero para din po sa lahat ng mga nakatatanda o lahat ng senior citizens. So, ang sinasabi ni Sir Floro na magandang balita po, medyo natutuwa tayo, isa na nga po dito yung Universal Social Pension. Inaprubahan na po yung substitute bills on Universal Social Pension kasi katulad nga po nung nabanggit po kanina, 21 bills to, nagkaroon ng consolidation tapos nagkaroon sila ng substitute bill. Though unnumbered pa tong bill na to na inaprubahan ko nung nakaraan na magkaroon po ng 1,000 monthly social pension lahat ng nakatatanda. Regardless po kung may tinatanggap silang pension sa iba't ibang pension providers, kung sa, katulad ng SSS, GSIS at iba pa po mga public and private social pension providers kasama po dito. So, medyo nga po nahuli tayo ng konti no, sa balita. Nung nakaraan pong March 24, nakakatuwa po kasi inaaprubahan na po no, sa House Committee on Appropriations. Ito pong substitute bill na ito na magbibigay ng 1,000 para po sa lahat ng mga nakatatandang Pilipino. So, yan po yung update natin ngayon. So, ang kailangan po siguro nung pag-usapan natin mamaya, ano pa yung mga pwede natin gawin para naman sa Senado, sumulong na magkaroon na ng hearings para po sa Universal Social Pension Bill bilang counterpart po sa Senate o yung Senate version naman. Okay. So, ang ibig palang sabihin ay yung Unified Substitute Bill ng Universal Social Pension ang naaprubahan. Sa Committee on Appropriations. Sa Committee on Appropriation. Apo. So, Ms. M, saan ba, ano na ba ang magiging kasunod nito from Committee on Appropriation? Ipapasok na nila sa plenaryo? Yes po. Alam ko pong proseso, no, kailangan din munang magkaroon ng report yung committee. Kasi yun po yung pagbabataya ng discussion na din po no, sa plenary. Pero ang maganda nga po niyan, sana kasabay, nagkakaroon na din ng mga talakayan po pagdating po sa Senado para sabay sana no, pagda-aproban sa House of Representatives, mayroon na din po sana sa Senado. So ngamaya, pagdating po ng ating guest, pag-usapan po natin. Meron din palang siyang counterpart bills na mga proposals sa Senado. Opo. Sa kasalukuyan po, mayroon na rin namang 6 na bills sa Senate.